Hello everyone, my name is Mark Vermeel and in this video, tutulungan ko kayo mag-isip ng inyong Capstone project for this SEM or for the upcoming SEMs. Disclaimer, this video is intended only for IT students or CS students or any kind of courses na under ng computer degree. So if you're a student under a different field, baka wala kang makuha sa video na ito. Pero kung gusto mo naman matuto sa mga sasabihin ko, then it's your choice if you're gonna stay. Thank you. So, let's start. When you're proposing a Capstone project, hindi porket may naisip kang something unique or something na mabigat na software project, eh, i-approve ka agad. Nakadepende pa rin yun syempre sa decision ng mga panels. And one way to avoid being rejected is to think like them. Paano ka mo? Dapat alam mo yung mga klase ng mga projects na na-accept at pumapasa. Those kinds of projects can be classified into four at ano-ano yung mga yon. Let's start with the first one, which is yung pinaka-common management systems. Management systems are those kinds of systems na nag-handle ng mga transactions inside a company. An example of that is yung inventory management system, which is a kind of system na nagmo-monitor ng mga stocks ng mga products. For example, yung mga sa grocery. Another example of a management system is yung school management systems, which reflects the transactions of inside the school. Pwede kang makapagbayad ng mga tuition dito, pwede kang mag-enroll online, pwede mo makita yung mga grades mo rin sa mga portals. Another kind of management system is yung order tracking management system. Ito yung mga nagmo-monitor kung saan na nga ba yung in-order mo sa Lazada, for example, or sa Shopee. Kung na-ship na ba, for delivery na ba, maganan. The second classification is yung games. When you're proposing a game, dapat 3D na siya. Hindi na kasi masyado tinatanggap yung mga 2D games ngayon. And another thing na kailangan nyo i-consider is yung kung may story ba or goal yung inyong game. Kung walang story or goal, hindi siya matatanggap. Need nyo rin i-consider yung rewarding system, your way of getting income sa game na yun. Kung na-identify nyo yung mga sagot sa mga possible requirements na yun, then it's possible na ma-approve yung proposal na ito. The third classification is yung mobile app. Sa mobile app, dito ko kayo mabibigyan ng idea because meron ako mga klase ng apps na hinihiling na nag-i-exist sa Play Store. I could give you an example. For one, meron akong problem pagpasok ko sa work kasi may times na nakakatulog ako sa bus. Eh, ang problem ko dito, baka kasi lumagpas ako sa paroroonan ko. So, I want an app sana na magwa-warning sa akin, magwa-vibrate kung malapit na ba ako sa destination. For example, if 5 minutes na lang is malapit na akong bumaba, dapat magwa-vibrate na yung aking phone. Mga ganun. Another problem I could give you is yung problem ko sa mga P2P passes. Yung mga P2P passes kasi na sinasakyan ko is every 30 minutes sila nadating. Pero kapag nagkaroon ng matinding traffic, hindi na nasusunod yung mga yon. So, nagwa-wonder ako kung anong oras ako bababa ng building pauwi. I'm thinking of an app sana na magta-track ng bawat P2P buses na sinasakyan ko para magkaroon ako ng idea kung malapit na ba ako o kung kailangan ko pang maghintay, mga ganun. So you could use those ideas in your proposals. And you might wonder why I'm giving this to you. Tamad kasi ako maggumawa ng sarili kong app. Iaasa ko na lang yun sa inyo. Kung nagawa nyo yung app na yun, then congrats and thank you. Bigyan nyo ako ng link para ma-download ko. The fourth classification is any combination dun sa naunang tatlong binanggit ko. Meron kasi mga management system na nire-require na naka-mobile app din siya. Meron din mga games na hindi lang pang PC, dapat may mobile app version din. So better na if you're proposing a certain project, tanong-tanongin nyo rin yung advisor ninyo sa mga scope. Baka kasi mabigla kayo na nire-require pala sa inyo na may app pala yun. Another tip sa pag-isip ng inyong project is yung i-study nyo rin yung project scope triangle. Sa project scope triangle, pinapakilala rito yung tatlong constraint na nakapaloob sa isang project, which is yung time, cost, and scope. Yung time, cost, and scope, those constraints make up the overall quality of your project. So you need to take consideration each constraints. First thing na kailangan nyo alamin is i-identify ninyo kung alin doon sa tatlong yon yung fixed value. When you are under a Capstone project, ang fixed dito is yung time. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na extend ng time lagi. If you are under a one semester na Capstone project, hanggang 4 months lang yan, maximum. Hindi mo na pwedeng i-request kay ma'am or sir na, sir, pwedeng pa-extend pa ng 1 month. Hindi. Hindi ang school ang mag-adjust sa inyo. Kayo dapat ang mag-adjust. So if fixed ang time, that means kailangan nyong i-adjust yung remaining two constraints ng inyong project, which is yung cost and yung scope. If you need a project na matatapos agad within the time limit,
dapat mong i-adjust yung cost. Pwede kang mag-cut ng cost or pwede mag-increase ng cost. Ano-ano nga ba yung mga cost na possible ninyo ma-encounter sa inyong Capstone project? Under that cost could be yung mga equipment, yung bilang ng tao sa inyong grupo na mag-handle ng project, and yung knowledge ninyo. For example, yung knowledge ninyo sa programming language or sa any kind of language sa pag-develop ng inyong system. So yun, yun yung cost. Yung scope naman is any list of deliverables na hindi nyo ma-accomplish para ma-achieve ninyo yung pinaka-main problem ng inyong thesis or Capstone project. For example, ang main problem na sinusolve ninyo is yung pag-fix ng mahabang pila sa isang kuhaan ng mga documents, for example. So, dapat sa under ng mga scopes, nakalista yung mga ways or modules ng inyong system na mag-fix ng problem na yun. So, since fix ang time ninyo, it's either mag-add kayo ng cost or mag-cut kayo ng functionality sa scope para ma-achieve nyo yung best quality na pasok sa time. Ang point lang here is, before you think of a project, you need to evaluate yung mga variables mo muna. Identify mo kung ilang months ang inyong Capstone project. I-identify ninyo kung sino-sino yung mga members ninyo, ilan kayo sa member, at i-identify nyo rin kung ano yung, kung gaano kabigat ang inyong project proposal. So yun. So that's all I got for you today. I hope na may natutunan kayo sa video na ito. And I hope na may maisip kayong idea sa inyong Capstone project. Nga pala, thank you for these people, sina Webster Cruz and kay Christopher Olbok, and to other people na patuloy pa rin na nagwa-watch ng mga videos ko. Maraming salamat po. Watch out for my next videos. I post new videos every Sunday. So if you wanted to be alerted as soon as I upload, ring that bell button. Have a nice day. Bye!